Bandang alas dos na madaling araw nang dumating ang puon ng Nazareno sa may Globo de Oro Street palabas ng Quezon Boulevard. Medyo bumagal ang usad dito habang hinahatak ng mga deboto ang lubid at sumisigaw ng Viva Senyor. May mga lalaking nakasuot ng mga pulis na t-shirt ang nakasampa sa andas na tumutulong sa ihos habang may mga kabataang pilit na umaakyat at gustong humawak sa poong Nazareno. Pasado alas dos naman ng madaling araw nang makabalik sa may Palangka Street ang andas. Pero ang mga mamamasan, tila di pa rin naubusan ng lakas. Sige pa rin sa pakikipagbalyahan at pakikipag-agawan sa hinihilang lubid. Bilang isang namamanata at deboto sa poong Nazareno, meron kaming iba't ibang dahilan at mga rason kung bakit namin ginagawa ito. So sa akin, pasasalamat sa biyaya na natatanggap sa may kapal. At habang papalapit sa Quiapo Church ang poong Nazareno, ang mga sumasampa lalong nagpursigi. May mga babae, may mga bata, di alintana ang nakaambang peligro. Maya-maya pa, isang binatilyong nawala ng malay at nalaglag mula sa andas. Nung lumubog po ako, wala po kasing hangin sa ilalim eh. Nung lumubog po ako, kinapos po ako. Tapos nagpa-atak po ako. Maya-maya po wala na po ako naramdaman. Nananalangin din po kami na gabayan yung buong pamilya namin na huwag magkasakit. Pero di raw siya nagsisisi. Ginawa raw nito para sa kalusugan ng kanyang pamilya. Si Wendy Vargas naman, iba ang dahilan kung bakit pinilit niyang sumampa sa andas. Para po sa papa ko. Nakakulong po. Umuwi po siya dun sa Santa Cruz. Nagkaulian po doon kala po. Siya yung ina na tumakbo po yung papa ko. Tapos dun po nauli sa bahay po. Iba-iba man ang kanilang dahilan at kahilingan para sa kanila. Isa itong karanasan na hindi raw nila malilimutan. Oscar Oida, GMA News.